Okay mga katropa, mag-align tayo nitong small body bumper Toyota. Ayan, so kung mapapansin nyo dito, nadurog na siya before. Ayan, inalign ko yung, kinabit ko muna yung kanyang headlight para makita ko yung kung anong pwedeng baguhin dito sa pinaka mouthpiece niya. Yung lining na to, yero to siya mga katropa, metal to. So, ang papantay dito, bahagyang iangat ko lang to ng konti kung kaya pa, then masilian na. Then, dito naman, align ng konti. Ayan. Pagdating dito, medyo okay dito, swabe dito yung kanyang mouthpiece. Ayan. Mouthpiece ang tawag ko dito guys. Ewan ko sa iba kung anong tawag dito. Then dito naman, kasya yung daliri. Unlike dun sa kabila, hindi kasya yung daliri mo. Dapat ito papainitan pa para gumanon sa konti at lumapat tong dito sa kanto. Nakatornilyo na to siya mga katropa. Hindi pa yan finish, pero kailangan kasi bago i-finish, kailangan umangat ng plastic dito, didikit natin, alright? So, yan ang gagawin ko ngayon. Hindi na-align nung isang kasama ko eh, so ako na lang mag-align. Okay? Guys, hindi ako ang gumagawa na ito talaga before. So, dito sa bumper na to, pero sa part ng bubong, yun yung pinalitan namin noon, nung Kuya Payani, yung matandang latero kasama ko. Pero, hindi na-align nang maayos yung, although na-align naman yung iba, pero meron pa siya mga finishing na dapat i-align. So, nagmasilya ako, akala ko kasi na-align niya na. Then, nung pinasa ko yung bumper, yun nga, meron pa pala dito kailangan na pa-initan. Itong part na to. Ayan, kikita niyo ba? Okay. So, full restoration ko siya mga katropa. Ayan. Yun yung bubong. Then, ayun, finishing na lang tayo nito. So, tara, align na natin. At dito sa part na to, heat gun ko siya para lumambot yung plastic. Tapos susundutin natin ng ulo ng screwdriver para pumasok ng konti yung lumubo na plastic. Tapos iaangap yung sa looban. Ayan, mapapansin nyo medyo nabiyak yung minasilyahan natin. Tapos okay lang yan, tapos pupunasan lang ng basang-basahan para nang sa ganun pag tumigas na yung plastic, maalay na siya at hindi na siya babalik sa dati, alright? So ayan, mapapansin nyo medyo dikit na yung kantuhan itong bumper. So ayan, pinupunasan ko siya. Then ayan na, okay? Tapos ito na yung kalabasan niya mga katropa. Mula sa left, kapag nakaharap ka sa nguso ng sasakyan, ayan, masilyado na po yan yung pinaka-lining na metal. Ayan, or mouthpiece, kumbaga. Ayan, naka-align na po yan, minasilyahan na rin natin. Tapos yan, yung kanto na sa kabila sa kanan, may problema na malaking awang, okay na rin po yan. So, ito na yung alignment niya. Tapos, meron pa tayong i-align dito, yung headlight, kasi medyo pasok siya ng konti, ano. So, ito yung nguso niya. Ayan, almost done. Ay, mga kapita, kamusta? Eto na naman tayo, magre-report tayo ng nguso nitong small body Toyota, no. So hindi pa kasi siya fully repaired. So na-repair na natin tong bumper. Ayan. Nawala na yung kanyang awang dito na malaki. So medyo lapat na siya. Tapos yung kanyang mouthpiece ang tawag ko dito, guys. Bahala kayo kung anong gusto niyong tawag. Ayan. Kahit paano, minasihan na natin at natuwid-tuwid na din. Ayan siya. So ang problema nito mga kapinta, mga katropa, ay dati siyang bangga, no? So makikita nyo, nasago na to siya dati. Kaya itong bumper na to, before, kung makita nyo yung hindi pa to namin ginagalaw, hindi pa namin napinilitan ng bubong sa unang vlog ko, makikita nyo na sobrang pangit niya talaga. Dahil na-repair na siya noon, tapos hindi rin magandang pagka-repair. Parang bara-bara lang ata. So ngayon, gusto ko itong maibalik sa dati. Busot siya, oh. Busot siya. Tapos tanggal yung hinang, dapat nakahinang siya dito, nakasentro yan. Tapos yung mga ganyang gusto, dapat maibalik man lang sana bagya. Kahit hindi ganun kaganda ang pagkabalik, basta hindi lang yung ganito. Kasi ang magkakaproblema na ito sa headlight. Kaya kanina hirap akong mag-align ng headlight nito. Medyo pasok yung headlight nandito. So dapat alahado yung headlight dito sa aging na to. Parang ganito siya. Yan. Parang ganito siya. Hindi ko pa siya ito na-fix guys. So yan. Dapat ganyan siya. Pantay yung gilid. Okay, so gagawin ko dito, kuha tayo ng tools dun sa kabila. Ayan, pinalo ko na siya dito para lumabas, para yung pagtorniliwan is pumasok. Alright, so ikabit ko lang yung headlight ha, nagsakto na yung butas. So ito yung headlight, kinabit ko na, hindi ko pa yan atinornilyo dito.
May dalawang tornilyo dito sa gilid. Ayan. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, yung lining, yung edging nitong mouthpiece, ay naka-align siya sa headlight mismo. Ayan. Ganyan siya. Ganyan lang. Hindi yung kanina, nakapasok kasi siya ng konti. So, ngayon, hindi ko na siya may papasok kasi napalo ko na dito banda sa loob. Na ipalabas ko na. So, ngayon, papansinin nyo yung butas. Hindi pala kita, ano. Ayan. So, naka-align na siya. Ayan. Okay. Align na. Then, yung kanyang butas naman, sakto na rin. Yung kanyang pagtutornilyo. Tutornilyo lang natin. Ay, nalaglag pa. Okay. Tutornilyo natin dito. Ayan. Sample lang yun ang tornilyo, guys. So, tingnan natin kung lalabas pa ba siya. Okay. Then, pansinin nyo. Oh. Hindi na lumabas yung pinaka-mouthpiece niya. Align na siya dito. Okay? So, dito, pwede natin tornilyuhan din mamaya. Then, dito sa loob, yan, kita na rin yung tornilyo niya. Pero, ang ginawa dito is, yung kasama kong latero is, binutasin ng malaki para siguradong pasok pa rin. So, lalagyan na lang yan ng washer para hindi lulusot yung nut. Right? So, ito, dahil kitang-kita to, papaluin ko lang ito bahagya para pumasok doon. Tapos, yung kanina, hihinangin ko na lang ulit. Alright? So, ang gamit natin panghinang mga katropa, mga kapunta, ay asipinin lang ngayon. So, wala akong TIG dito, wala akong spot weld. Kaya, yan ang pinaka-common na ginagamit namin dito. Okay? So, ayun lang mga katropa. Abangan nyo mamaya, wewelding muna natin ito, hinangin muna natin. Naayos na natin ng bahagya. Na-welding ko na yun dito. Tapos medyo na-tweet ko na rin yung dito niya. Di tulad nung kahapon is medyo ano siya, gusok pa siya. So kahit papano, maluwag ipasok yung headlight. At saka naka-abante na siya dito. So try natin yung headlight ilagay. Ilagay na natin. Tignan natin kung sasakto pa rin ba siya dito sa butas. Ang paglalatero kasi mga boss, kailangan na pinaplano ng maigi yan. Para makita natin kung nasa align ba o nasa tama yung ating ginagawa. Right? So, medyo umatlas ng konti no, yung ating tornilyo, alagay ng tornilyo. So, papaluin ko siya papabagya papunta dito. Kasi syempre gumalaw yan dahil nag-repero tayo ng bagya dito sa loob. Ayan. So, yan ang itsura niya. Then, papaluin natin yung bagya papunta dito. Para itong align nito hindi mawawala. Yung kanyang aging. Ano ba itong camera kong pangit? Ito na nga po mga ka-tropa. Ano? So, yan. Yung tinornilyo ko na siya. Then, yung alignment na itong headlight dito sa mouthpiece niya. Maayos na yan. Papakita ko sa inyo guys kung alam nasa rin siya. Tatanggalin ko na itong tornilyo. Kailang wala siyang move. Hindi siya gumalaw. Sundot natin yun doon. Yan. Sakto na yan. Iba niyang lagyan natin ng flash ha. Yan. Yung butas na yun, nandiyan lang talaga yan. Dapat hindi na yan uusok pa doon sa likod. Yan. Okay. So ready na to sa painting. Na-align na yung headlight. Yan. Ganun din dito. Ayos na.
Ayan. Then yung greens na lang. Alright. So, follow me guys kung may natutunan guys sa ating paglalatero dun sa mga gusto matuto. Ayan. Panoorin nyo lang po yung mga video ko na ginagawa natin. Then, sundan nyo lang po kung paano ko sa gawa. Alright.